Hi guys, so welcome back to my channel. So this video is all about skincare routine. So ito yung video na i-share ko sa inyo ngayon na mga products na ginagamit ko sa mukha ko. So if you want to know, just please keep on watching. Okay, let's start. So i-share ko sa inyo step by step yung products na gagamitin, ginagamit ko every night tuwing ano. So, excuse my oily face and excuse my baby hair. So, yeah. So, okay, let's start. So, first na ginagamit ko is, of course, everyday gumagamit ako ng makeup. So, kailangan kong i-remove muna yun bago ako mag-ilamos. So, ang gamit ko makeup remover is from Mary Kay, a makeup remover. So, nag-research ako about this product. So, i-share ko sa inyo kung ano yung sabi dito. It says, gently remove eye makeup, including waterproof mascara without tugging or pulling the delicate skin in the eye area. Formula does not leave skin feeling greasy. So, may mga bracket ito. So, first bracket is clinically tested for skin irritancy and allergy. 2 is suitable for contact lens wearers. 3 is suitable for sensitive skin and the sensitive eyes. 4 is hypoallergenic, oil-free, and ophthalmologist tested. So, every time na ginagamit ko is sobrang natatanggal niya lahat ng makeup products sa mukha ko, even my lips, kahit matte lipstick, natatanggal na sobra. At pati yung may mascara kasi akong waterproof. At natatanggal na yun ng sobra, walang matitira talaga. So, pag every time na ginagamit ko ito, especially on my eye area, hindi siya masakit sa mata or what. So, maganda tong product na to. So, nakalahati ko na siya. At palagi ko siya kasi itong ginagamit sa tuwing maghihilamos ako pag may makeup ako. So ito yung product niya. So, before mo siya gamitin, kailangan mo muna siyang i-shake ng maayos. Huwag yung sobra, baka kasi bumula. Pero kailangan mo na siya ng i-shake ng maayos para mahalo niya yung product. So, yan. So, ito yung makeup remover na ginagamit ko. And it's 800 pesos, I think. Or, I'm not sure, pero you can search it naman. So, next thing is, of course, maghihilamos tayo, maghihilamos ako. So, kahit anong sabon ginagamit ko, basta panghilamos ng mukha. Pero, mostly na ginagamit ko is from Eyes Colgate. Colgate or papaya or anything, basta. Pero hindi naman ako maarte sa sabon. Basta kahit anong, kung ano yung nasa CR, yun yun. Pero, nakita ko kagabi at ginamit ko itong sabon na to is from Natural Essential Deep Cleansing and White Bar. So, ito siya. So, yung loob niya is makapal to. It's orange and black. Black talaga, literal. At it's charcoal. So, maganda naman siya nung ginamit ko kagabi. Okay lang. So, hindi ko masyadong ma-review ng maayos ko kasi, or masabi ng maayos kasi, first time ko siyang ginamit kagabi. At yeah, at ngayon. So, next naman is, of course, pagkatapos maghilamos, maghihilamos ako ulit at gagamitin ko naman itong St. Ives. So, yan. Scrub siya. So, kalahati na siya, guys. Malapit ko na itong maubos. Itong product na ito is worth it sa 295. Ganyan. Price niya 295. So, worth it siya kasi ang tagal niya maubos. Matipid siyang, matipid to. At matagal ko na itong ginagamit, guys. So, kasi naman, hindi mo ito pwedeng gamitin everyday kasi baka magsugat siguro yung skin mo. I don't know. Pero, kasi sabi dito, for the best result, use 3 to 4 times per week. So, hindi mo siya pwedeng i-everyday.
I don't know why, but mas ma-okay man sinunod ko yung sinasabi dito. So, pag nilalagay ko to is, ini-scrub ko yung face ko, ay minamassage ko yung face ko. Tapos, iniiwan ko siya mga 5 minutes to 10 minutes for the best result. Just, pagka nahilamos ko na siya, sobrang ganda ng kinaralabasan ng face ko. No, sobrang smooth, tas parang makikita mo yung, parang mas nagiging shine ng face. Ano na siya shine? So, yun. This one is my favorite products from St. Ives or St. Ives. I really don't know, but yes, Union. And next thing is Eskinol. To clean my face, alam ko sobrang dami na at sobrang malinis na. Kaya gumagamit pa rin ako nito. Tricycle. So next thing is gumagamit ako ng Eskinol. So hindi lang to basta ba, Eskinol lang. So nilagyan din namin to ng Dalasinsi. So ang Dalasinsi ngayon is 80 plus or 70, I think. So yung Dalasinsi, i-open mo yun, capsule siya. So i-open mo siya, tapos ilagay mo yung powder niya dito and i-shake mo siya. So para mas maganda yung kinalabasan. Kasi guys, kahit hindi ako nagkaka-pimples, I have a problem in my skin pa rin naman. So like, dito nagkakabutlig ako sa nose area ko. Nagkakabutlig ako here. And yeah, hindi yung makeup ako. Pag hindi ka naghihilamos, nagkakaroon ako ng butlig. So yung ginagawa ko lang, ginagawa ko yung routine ko sa paghihilamos. So, next ay ginagamit ko to at effective siya guys. Nawawala yung butlig ko sa mukha. As in, promise. So, nawawala yung dito ko. So, yun. Mas nagiging maganda yung kinalabasan. Just worth it din yun. Next naman na ginagamit ko. This is optional. So, hindi ko araw-araw ginagamit tong aloe vera 98. So, hindi ako gumagamit nito everyday. So, ginagamit ko lang to like sa pag may makeup or pag trip ko, ginagamit ko siya kasi effective to sobra. Sobrang nakaka-smooth talaga siya ng skin. It's on all in one. Face, body, and hand, and hair. Pwede siya sa hair and body. So, ginagamit ko to for moisturizing before I start my makeup. So, ginagamit ko siya. Then, ang ayoko lang about this product is malagkit siya pag ina-apply sa mukha. As in, malagkit. Pero, nawawala din yung lagkit niya after 10 seconds or 15, ganun. So, malagkit siya. Pero, it's okay. Maganda naman yung result. And, best siya. So, yeah, yun. Okay guys, yun ang lahat ng mga products na ginagamit ko. It's 5 products na yung ginagamit ko every time na naglilinis ako ng face ko and ginagamit ko sa mukha ko. So yan ang lahat ng products na ginagamit ko every day and every night. So hey guys, thank you for watching and I hope you enjoyed this video. And if you did, just click a thumbs up and subscribe on my channel. And if you want, follow all my social media accounts here in the description box below. And if you want to watch my previous video, just click the video down here and yes, subscribe. Thank you guys for watching and I hope you enjoyed this video and God bless you all.